Ito, nakakabagbag damdamin na balita tungkol sa ginawa ni BP Inday Sara doon sa nakakulong na kanyang chief of staff, si Attorney Zulueka Lopez. Magdamag na binisita o inalalayan, binantayan ni BP Sara ang kanyang chief of staff. Ito po, post ng One News. Sabi niya, just in, President, Vice President Sara Duterte visited her detained chief of staff, Attorney Zulueka Lopez, at the House of Representatives on Thursday night, kagabi. House Secretary General Reginald Velasco confirmed that Duterte arrived around 8 p.m. kagabi, alas 8, and coordinated her visit beforehand. Wow. After meeting Lopez, the Vice President stayed in the office of her brother, Davao Representative Paulo Duterte. Doon na siya natulog sa House of Representatives. That is in Batasan Complex sa Quezon City. Velasco said the visit was allowed as a courtesy despite being outside official visiting hours. As of 7:30 a.m. today, Duterte remained at the house premises. So, dumating siya alas 8 ng gabi hanggang alas 7:30 ngayong kaninang umaga, nandun pa rin siya. Hindi pa rin siya umalis. And then again, pasalamat tayo dito sa house leadership dahil inalaw nila outside visiting hours na sana yun. Kailang Vice President naman yung nagbisita, inalaw pa rin. Sa, salamat naman at may ganyan kayong konsiderasyon. Okay. So, nakakabagbag damdamin nga. So, dito mo makita yung karakter o pagkatao ni BP Sara na hindi siya nang iiwan ng tauhan. Okay? So, marami ngayon ang nagsisimpatya, nagpapakita ng suporta kay Attorney Zulueka Lopez. Bumubuhos ang suporta, hindi lang si BP Inday Sara. Matagal na pong nagsama si BP Sara at Attorney Zulueka Lopez. Noon pang mayor si Inday Sara, yung buong three terms ba si Mayor Sara doon? Buong ano niya, nandun, city administrator itong si Attorney Zulueka Lopez. At yung mga comments na nababasa ko, talagang matalino, mabait, magalang, near perfect government servant itong si Attorney Zulueka Lopez. Kaya maraming taga-Davao na galit. Ano ba yan? Ang aming city administrator, basta nyo na lang ipinakulong. Tapos ang nagpakulong, isang convicted na... Grabe, kaya ang daming nagagalit. Isa na yan, si Ka Eric. Nag-vlog siya kanina na dapat itong si Castro ang dapat nang makulong dahil may conviction na. Meron din yung 75th Infantry Battalion ng Philippine Army. Although, hindi direct na ano, nagpalabas lang sila ng ebidensya. Yung video, nung nahuli sina Franz Castro at Satoru Ocampo, nung kinidnap nilang mga bata, may video man yan eh. Pinapalabas ngayon. Ikalat ninyo. So, indirectly, ang Philippine Army, through the 75th Infantry Battalion, nagsasabi ito ang ebidensya oh. Yan, ginawa ng honorable congresswoman. Kinidnap ang mga batang talaandi. Pinapa si Dr. Lorraine Baduy. May nabasa kong post niya. Ini-encourage niya si Attorney Lopez, magpakatatagpo kayo, Attorney. Naranasan ko yan. Ilang araw ba? Inabutan ba ng more than one week? Ang alam ko eh. Sina Doc Baduy at Ka Eric, more than one week sila na nakakulong. Naranasan ko yan. Kailan sabi ni Attorney Doc Baduy na once in a lifetime opportunity, take it as a golden opportunity na may pakita mo ang sakripisyo mo sa ating bayan. Once in a lifetime. Kasi nung nakakulong daw si Doc Baduy, Ka Eric, binisita daw sila ni PRRD. Anong sabi ni PRRD? Once in a lifetime opportunity yung makulong kayo para sa bayan. Take it as a blessing, parang ganun. Bibihira yung makulong para sa bayan. Kaya magpakatatag kayo, ganun. In-encourage sila ni PRRD, sina Doc Baduy at Ka Eric noon, na lumaban.
So, ganyan din ang ginagawa ni Doc Badoy, yung kanyang post. I hope na nakarating kay Atty. Lopez na magpakatatag kayo, Atty. Matatapos din yan. Balang araw, may papupuntahan sila. Parang ganun. Ang taong bayan, nagmamasid. So, ano pa yung mga... May mga abogado, lawyer, journalist sa, I think, Manila Times. Nako, grabe yung kanyang opinion column, si Atty. Chico. Ang title, ang title sa kanyang article, ganito yan. The first thing we do, let's gurgur our congressman. Huwag ko na lang banggitin yung English word, dahil mabigat. Let's our congressman. Grabe, galit na galit siya sa quadcom, yung si Atty. Chico. Ito, post ni Doc Badoy. Sinasabi niya na ano, now I understand the unflinching courage of Atty. Lopez in the face of cowards and traitors with no real love for the country. She is an IP. Dugong bagubo pala itong si Atty. Lopez. That is her lineage, her blood. Kasi, ang tatay niya, si Judge Atty. Lopez, dugong manubo, bagubo. Kaya, ang katutubo, matapang. So, ang mga inaapi nitong mga kaliwa na Castro, mga katutubo. Kaya, dito mo makikita na yung tapang at pagmamahal ni Atty. Lopez sa kanyang ano. Okay, so, Antonio Parlade, si General Parlade. Sabi niya, malaking pagkakamali ang ginawa ni Castro. Ikaw, Castro, mali ang napili mong abogada para i-contempt. Matinding gaba aabutin mo, Frank Castro. Mabuhay ka, Atty. Lopez. This is a three-star general. Ito na yung sinasabi kong ano, bumubuhos ang suporta ng taong bayan para kay Atty. Lopez and of course para kay VP Sana. Jay-Z, sabi niya, I am an IP from Bukidnon. I stand with Atty. Lopez. Atty. Solweika is so sincere at nasa tama lang. That's why she is still so graceful under pressure. Ito, maraming bumili kay Atty. Lopez dahil kalmado lang, kahit anong pressure. Very respectful, composed ang mga kanyang mga tanong, organized ang kanyang mga thoughts. Nakakabilib itong si Atty. Solweika. Okay, so, again, pasalamatan natin si VP Sara. Ulitin ko, magdamag na inalalayan niya. Although hindi siya natulog sa selda ni Atty. Lopez, but the fact na nandun siya, the same building, and I believe nagbigay yun ng comfort, ng strength kay Atty. Lopez, ng kanyang kaibigan, ang kanyang boss, nasa tabi-tabi lang. Mabuhay po kayo, VP Sara and Atty. Lopez. Mabuhay ang sambayan ng Pilipinas.